Good morning! Heto na yung pinakahihintay nating celebration. Noong May 12 nga, na-reach ko na yung 1 million followers dito sa page ko. At dahil sunod-sunod pa yung araw ng mga trabaho ko noong linggong yun, hindi ka agad ako nakalabas para mag-celebrate. Kaya naman sabi ko sa sarili ko, susulitin ko talaga tong araw na to. Napakaganda at aliwalas nga ng panahon ngayon. Dito nga pala ako nagpunta sa Yokohama. At dahil nga maganda yung panahon ngayon, pati na rin dito sa lugar, mas pinili kong maglakad ng 15 minutes mula sa station. Nandito ako sa bandang Minato Mirai. Ang una ko ang gagawin ngayon ay pupunta ako sa hotel kung saan may reservation ako ng lunch. And by the way, itong lunch buffet na ito ay sponsor ng isang follower ko from California. And insist talaga niya na siya yung magtitreat sa akin ng lunch. Ma'am Ai, if you're watching this, thank you so much po. Sobrang solid ng suporta niya sa akin. And dito ngayon napili kong restaurant. It's the Ocean Terrace ng Grand Intercontinental Hotel dito sa Yokohama. It's a cosmopolitan waterfront buffet dining. Ang theme nga ng pagkain nila ngayon ay Hiroshima from Setochi region. Lahat ng mga kilalang pagkain sa lugar na yun, yun yung hinanda nila ngayong araw. Sakto lang din yung dami ng tao ngayong oras. Kahit nasa first floor itong resto, kitang-kita pa rin yung magandang tanawin sa labas. And dito nga ako pinaupo sa medyo gitna. Mula dito sa loob, makikita mo yung mga pang-cruise na mga bangka. Maya't maya may mga dumadaan na ganyan. Malapit lang kasi to sa pier. Nung malapag ko na yung bag ko, dumiretso na ako sa kuhanan ng mga pagkain. And una ko nakita tong mga appetizers. Hindi ko nga makilala kung ano yung mga yan. Buti na lang din talaga may mga labels sa tabi. Meron din silang parang paella. Then dito naman yung mga main course. Doon na ako familiar sa roast beef. Medyo marami din namang pagpipilian. Pero mamaya ko na lang siguro sila babalikan. Eto naman din yung fried small sardines. At ang pinaka nagustuhan ko sa lahat, yung aqua paza nila. Sabaw siya na may iba't ibang klase ng mga seafoods. Paborito ko tong mga ganito. Dito naman yung pastry corner. Hindi naman masyadong madami, pero mukha silang masasarap. And then next is yung salad bar. And then mga cheese and mga crackers. Eto naman yung isa din sa mga specialty nila. Mix ng rice and octopus. Meron din naman mga plain syempre. At may iba't ibang mga pang toppings din. Sa mga drinks naman, eto yung meron sila. Kumuha lang muna ako ng iced tea. And for my appetizers, appetizers nga lang ba? O sige, tawagin na lang nating first batch. Ito yung first batch na mga kinuha ko. Kaunti lang din naman to, mukha lang marami. Nung maubos ko nga, bumalik na ako dun sa may roast beef. Kanina kasi hindi ako nakakuha. Kaya ngayon pumila na ako. Sabi ko konting slice lang. Itatry ko muna sana kasi kung masarap yung sauce. Medyo may naamoy kasi akong parang vinegar. Eh, hindi ko kasi masyadong gusto ang suka. Next ko namang pinuntahan yung mga breads. Kumuha lang ako ng isang strawberry danish. Tapos bumalik din ako dito sa specialty ng Okayama. Ang tawag pala dito, Bizen Bara Sushi. Okay, so eto na yung second batch. Konti lang ulit yan. And then iced coffee naman para sa drinks ko. At tama nga ako ng hinala sa sauce. May balsamic vinegar siya. And for my final plate, kumuha naman ako ng mga desserts. May mga prutas dito, may polvoron din, at iba't ibang klase din ng mga cakes. Okay lang din para sa akin yung dami ng mga desserts. Kumuha na lang din ako ng tigi-isa para matikman ko din lahat. Tapos meron din pala sila ditong kremia or soft ice cream. Eto na din yung mga nakuha kong mga desserts. And finally, binigay na sa akin yung special dessert ko. And with dedication note pa, kasama din sa special request na to, kasama yung kukunin nilang picture para may pang souvenir. Kinuhanan nga nila ako gamit yung Instax. And after ilang minutes, eto na siya. Meron akong souvenir. Kinain ko na nga kaagad tong dessert. Excited pa ako niya nung una kasi mukha siyang masarap. Akala ko dark chocolate lang siya kasi pumapait siya ng pumapait. Yun pala, may alak. Eh, liquor cake pala to. Hindi ko naubos sa sobrang pait. Medyo busog na rin ako nito kaya hindi na ako bumalik para kumuha ng pagkain. Nung nakapagpahinga na rin ako ng konti, umalis na rin ako. Marami pa naman akong oras kaya nag-isip muna ako kung ano pang pwede kong magawa. Tapos naisip ko malapit lang yung amusement park dito, yung Cosmo World dito sa Yokohama. Parati ko tong nadadaanan pero hindi ko pa talaga siya napupuntahan. And now is the perfect time para i-explore ko to ngayon. Gusto ko rin masubukan yung roller coaster dito. Una ko munang pinuntahan yung kabilang side. Dalawang part kasi to. Ito yata ang inuna ko, yung parang pang bata. Well, kasi mas marami nakikita ko mga bata dito. Sa kabila naman siguro yung medyo extreme. Nandun yung mga roller coasters and yung ferry wheel. For now, dito muna ako. Pero dun pala ako nagkakamali sa unang sinabi ko kanina. Hindi pala puro pambata lang sa side na to. Tinitingnan ko pa nga lang tong isang ride na to, nahihilo na ako. Napaka-press ko nga rin nung hapon na to. Tapos ang saya lang din pagmasdan ng mga family na nag-enjoy dito sa amusement park. Ang saya-saya nila. Nakaka-relax at nakakawala ng pagod. Nako, pag nagkaanak ako, lagi ko rin dadalhin sa ganitong lugar. Tingnan niyo yung mga cute na mga bata. Ang tapang! Grabe oh, ang liliit pa nila. Pero kitang-kitang nag-e-enjoy talaga sila. And
Then, sumunod naman akong lumipat dito sa kabila. Gusto ko kasing sumakay ng roller coaster. At first time kong sasakay ng mag-isa. Ang tawag niya dito ay Diving Coaster Vanish. 900 yan ang ticket or 350 pesos. Na-excite kasi ako nung nakita ko to kanina sa malayo. As usual, syempre bawal ang video. Eh nung natapos na nga, medyo nabitin ako. I-rate ko to ng 5 over 10. Hindi kasi siya masyadong extreme para sa akin. At sobrang bilis lang niya. Parang 1 minute nga lang yata eh. Pababa na ako nito mula sa roller coaster. Tapos nakita ko naman ngayon itong horror house. Medyo na-curious ako kung nakakatakot pa talaga yung mga horror house dito sa Japan. Kaya naman agad akong bumili ng ticket. Tapos papipiliin ka nila ng level. Kung gusto mo ng mild, moderate, o yung sobrang nakakatakot, syempre pinili ko na yung pinaka. Para masubukan ko talaga kung nakakatakot nga. Medyo nakakatakot nga naman. I mean, mas maraming nakakagulat. Pagkatapos noon, bumalik na naman ako sa kabila kung saan una akong pumunta kanina. And bumili ako nitong soft ice cream. Ang cute kasi meron siyang bear na toppings. Yung chocolate na flavor yung pinili ko. And then naupo na ako dito sa bench habang pinapanood yung mga taong nakasakay dito sa ride. And syempre, habang ina-enjoy ko tong ice cream ko, sobrang na-enjoy ko ngayong araw. Maraming salamat ulit sa inyong 1 million followers at sa mga madadagdag pa. I love you! Bye!